pero tayo. Ford Expedition. Mamatay daw siya. Endless ka natin. Endless ka natin ang lumabas kasi may check engine. Kaya dinistart na natin. May check engine siya. Ang lumabas sa check engine is ito. Fuel delivery error. Ayun yung code. Endless na natin siya ngayon. Pinatig yung fuel pump module niya. Sabi ang location ay dito. Ayan. Oop, ayan siya. Ang makikita nyo. Dito natin. Ayan, nakita tayo maliit na kudrado. Ayan. Ayan, yun mismo. Ayan. Tanggalin natin. Natin kung yan yun siya. Pareha sa transit. Sa transit kasi ganito na kalaki. Pero yun sa may nakita ko na nasa ibang video. Yung malaki siya. Malapad. Try natin yan. Tanggalin natin. So yan, may dalawang tornillo sa ibabaw. Tanggalin yan. Tapos ito na siya. Diyan nakalabas. Tingnan natin. Medyo may ano na siya. Nakita ko may gulong pa. Ayan, medyo sunog na siya. Texture niya, lubog, luto, wala na ka ano sa luto. Tumili natin, kaya din kung ito nga yung alam, i-start natin yung tanggal. So ito na yun. Sa tindahan? Sabihin mo ha. Try natin. Ayun, kasi hindi na siya ito. Hindi maganda look. Sunog na yung look. Pero dito, okay pa naman siya. Sa kanyang sakit. Okay pa naman siya. Try natin ngayon i-start. Tingnan natin kung magka-cranking. Start siya. Kung nag-start, hindi ito yung ano niya. Pero pag hindi na siya nag-start, ito na yun. Ito, makuha natin yung part number niya. Try po natin i-start. Ayan. Start. Switch on. Crank. Oh, yun nga po ang kanyang fuel pump module. So crank lang siya. Kaya ayaw niya nga daw. Huwag na pong ulit-ulitin kasi sigurado naman tayo yun. Kasi baka mag anti-tip. Nagurado lang tayo na hindi siya under kasi walang module. So yun po, re-request na natin ng bago kung ano kanyang ano opinion nila doon. Pag uminit po 'yon, mamamatay. Ayan. So ito po kasi sunog na 'yung loob. Ayan, sunog na 'yung loob niya, natin niya nga po 'yung ano niya, bukol-bukol na.
Ngayon ang cost nito kaya namamatay pag uminit. Na siya yung cold sold. Yung connection sa loob siguro, yung mga electronics na kasi yun sa loob eh. So yun to, papapalitan natin. Kakabit natin ng bago. Yan. Medyo pikamahalan po ito siguro kasi port. Tingnan naman din sa may ano. Susunod natin yung replacement niya. Okay, pumuha po ito sa mga transit po. Sa mga modelo na siguro, ganito na 2016 up 15. Meron tayo nakita na parehas galing doon sa sedan. Ayun. Galing siya doon. Kinuha natin to. Pero hindi siya parehas ng terminal. Ito, 8 terminal niya. 8 pin. Ito, 7 pin lang siya. Ayan. Pero mas maganda naman siya. Makinis sa... Ayan, tatry natin kung pwede siya kumandar dito. Ayan. Try natin siya. Pag-andar. Ngayon, pag-andar, sabihin natin kay Ambo. Ano to eh. Ang part number niya. Okay ba? Tatry lang natin to kung pwede. Start din natin. Check natin kasi ito yung 8. Ito nagkakabit natin. Check natin. Yung pin niya. Makita niya. Yun, bakante. Oo, oh, tama. Baka purpose lang naman yung isa. Baka wala siyang gamit. Yan. Bakante. So, try natin. Bakante siya. Tatry natin. Wander. Okay po. So, yan. Gamit na natin. Start natin. Go. Wander. Okay. Switch on. Ayan, ako naman sa... Ayan, bandar. So, ayan, gumawa na siya. I-delete natin ngayon yung check engine na yan kasi yun yung fuel delivery error niya. Tsaka yung misfire. Meron siyang misfire. Cylinder 1. Tapos ano pa ba isa? First 1000 revolution meron siya misfire. O yun nga yun kasi nagpipail yung fuel pump. May ina ang pressure niya. So yan, i-delete natin siya. Tapos yan na siya ang ating papadala. Tapos i-request na natin ito ng Taspia sa tawag nila. Tune up. Tune up sa English, Taspia sa Arabic. Checking natin yung mga coil at kasi nakita ko ng mga leaking doon. Mga coil, spark plug, tsaka connection ng mga sockets. Do
natin kung nagiginit pa. Siyang init, kundi lang. Ano ba pwede? Didelete natin ngayon yung kanyang check engine. Scan tayo. Gamit natin ay Maxicom Octel. Switch on natin. Ayan. Siyempre, may ilaw na yung connection natin. Ito yung power. Ito yung bibigay ko. Mag-read pala sa sasakyan. Para lang mabilis tayo, port, accept, automatic, read, okay, yes. Wala kundi yung kabisado. Diagnose control unit PCM. Read codes. Kasi naka-off tayo, off siya, engine off. Okay. Didelete lang po natin yung code. Kasi nakuha naman natin yung kanina. Fuel delivery errors P0148. Yung nakuha natin na concern problem ng mayari. So yun lang muna ang ating ipofocus. Oh, yan siya. Fuel delivery error. Ayan siya, kaya tayo nagpalit ng module. Pero meron siyang iba pang problem. Yung katulad ng misfire, maka rin doon din yun galing. Misfire detection, doon baka doon din galing. At doon yung fuel efficiency, baka doon din galing. Kasi related doon lahat doon sa gasoline. Pero itong vehicle speed condition, may bari din kasi marami siyang binibigay na ano siguro. Kaya ganyan, nag-over speed condition siya. So, didelete lang natin to. Execute, erase, hang it up, yes. It's done or not? Yeah, it's done. Not? It's done. It's done, I'm gonna show you how. Yes. Okay. Execute. Then, start lang natin ulit. Kung start nyo ulit, off nyo. Tapos, para mag, ano siya? Okay. Ang tag dito. Recharge. Recharge ba yun? Sige. Start. Ngayon. So, nakita niya, wala na yung check engine. Dahil na-delete na natin. So, okay na yan. Monitor na lang natin yan. Paano na rin. Hindi kong babalik yung check engine niya. So, yun guys. Maraming salamat po. Model Fortress Vlog. Hit the notification bell. And comment below. Please subscribe, like my channel. Thank you po. God bless.